What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman tayo. Siyempre una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong video. So bali mga bro, kakatapos ko lang mag-repair ng test light kasi nasira yung ating test light. Tapos sabi ko sa inyo, sasagutin ko yung nagtatanong tungkol sa CDI na 4 pins. Kasi sa Facebook napakarami yung nag-comment sa atin. Yung Wave I daw, pinalitan nila ng Lifan na CDI. Yung nagtanong kasi mga bro ay Fury 125. Ano? Fury 125 daw, nag-convert sila ng 4 pin na CDI na Lifan. Lifan 110. O basta yung Lifan na 4 pin na CDI mga bro, kinamit nila sa Fury, hindi daw gumagana. Nawala daw bigla yung kuryente. Okay? Tapos, hindi lang yung Fury yung nagtanong. Marami sa akin nagtatanong, bro, tama naman, battery operated naman yung binili ko, pero hindi gumana yung binili ko. So, yan yung pag-uusapan natin mga bro. At lilinawin ko lang, meron kasi tayong mga 4 pin na CDI mga bro na battery operated. Meron ding 5 pin, meron din 6 pin na battery operated. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is yung 4 pin CDI na battery operated. Meron kasi tayong Lifan, battery operated yun, yun na ng kadalasan na ginagamit natin lagi. Meron din tayong mga Wave, Wave 125i, 5S, tsaka yung Fury na 125, yan. XRM, may battery operated din na XRM. Tapos yung Nexus Aura, battery operated din yan. Yung Fury, tsaka yung Wave 125i, pare-parehas lang yung CDI nila. Pareha sila, battery operated, no? Ang kaibahan lang dyan mga bro ay yung pwesto ng bawat terminal. Kaya dapat mga bro, alam nyo rin ito. Doon sa mga mag-DIY, mga mahilig mag-convert-convert ng 4-pin CDI. So panoorin nyo mga bro yung video na gagawin natin ngayon araw. Kasi ituturo ko sa inyo yung bawat function ng wire. So doon lang kasi nagkakaiba yan mga bro. Okay? So ayan, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated pag mayroon tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Okay mga bro, kung makikita nyo, mayroon tayo ditong dalawang drawing na CDI. Ayan, so nag-drawing lang ako mga bro, pagpasensyaan nyo na ano. So ito yung tinatawag na 110 na CDI na 4 pin. So magpapakita ko ng picture, ayan. Yan yung kadalasan natin mga bro na ginagamit, yung kulay green, yung ano, yung kanyang socket, no. Tapos kadalasan yan nasa gitna. Kumpara naman dito sa Wave 125 ay mga bro, or sa 125 na CDI, yung socket niya minsan nasa gilid, tapos kulay black yung kanyang socket. Pero parehas yan mga bro ay 4-pin CDI. Kaya doon sa mga nagtatanong, doon sa mga nalilito, bakit daw hindi gumana yung pag-convert nila, tama naman yung connection. Akala kasi nila mga bro, laging ganito yung CDI na Lifan na 110. So nagkakamali kayo dyan, ano mga bro? Tapos hindi ko nalalagyan ng color coding. Ayan. So sasabihin ko lang sa inyo, ituturo ko lang sa inyo yung position ng bawat terminal. Okay, so umpisahan natin mga bro para maikli lang yung ating video. So dito muna tayo sa Lifan 110 mga bro. Kung mapapansin nyo, meron tayong apat na wire. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na terminal. So apat na pin. Kaya nga tinatawag na 4-pin CDI. So dito muna tayo mga bro. Ayan, so meron naman akong tutorial nito ano, ng 4-pin CDI. Pwede nyo i-check yun. Dito sa Lifan 110, itong sa baba, nandito yung kanyang ground, mga bro. Ayan. So, dito tayo, ano? Dito yung ground. Ang init dito sa piston natin, ah. Dito yung ground. Ayan. Tapos, sa taas ng ground, ayan, dito naman nakakabit yung ating trigger or yung ating pulser. So, dito yung ating pulser. Ayan. Tapos, dito sa kabila ng pulser, mga bro, dito, ano? Nandito yung ating ignition coil. So, lagyan natin. So, ignition coil. Ignition coil. Yan. Ignition coil. Yung papunta ng spark plug. Siyempre, hindi naman direkta ng spark plug, no? Pinapawisan, no? Ang init kasi. So, dadaan muna siya ng ignition coil, ano? Tapos, yung isa, ito yung ating positive or supply. Okay? So, ito yung ating 12 volts. Yan. 12 volt supply. Supply. Galing siya ng accessory wire, mga bro.
Okay, galing siya ng accessory wire. Yan. Okay, ganun lang kasimple. Ang supply ba double L? Parang mali. Okay, tama na yan. Bahala na kayo dyan. Basta, ito yung ano mga bro ah. Ito yung Lifan 110. Ulitin ko sa inyo. Ground, ito, ng wire na yan. Tapos yung wire sa taas, yan yung ating pulser. Tapos, dito naman, sa kabila, yung ating ignition coil. Tapos, nandito yung piston ng kanyang 12 volts supply. Galing ng accessory wire. So, galing ng ignition switch. Ganyan yan. Yan po ay battery operated. Lagyan ko ang battery, wala na laman. Battery, wala na tayong laman mga bro, naubos na. Okay, so dito naman tayo mga bro sa Wave 125i. Ito yung mga maraming nagkakamali, maraming sinasabugan na CDI or ng fuse dahil sa mali na wiring. Okay, so dito naman tayo. So unahin natin dito mga bro. Ito, ang piston nila, ito, tsaka ito, parehas lang sila, ignition coil. Okay? Wala laman. Maghanap tayo. Ignition coil. Okay. Ignition coil, mga bro, ah. Tapos, yung sa baba niya, ito, dito tayo magkakaiba. Kasi, kung dito sa Lifan 110 ay dito yung 12 volts na galing ng accessory wire, dito sa kabila, hindi mga bro. Nandito yung ating ground. Yan, mayroon naman. Nandito po yung ating ground. Okay. Tapos, dito naman sa kabila, nandito mga bro yung ating 12 volt supply. Yan. 12 volt supply galing ng accessory wire. So, maliwanag tayo dyan, mga bro. Siyempre, yung natitira, nandito yung ating pulser. Pulser or trigger, kung tawagin. Marami kasing tawag ito, mga bro, eh. Okay, ganun lang, mga bro, kasimple. Siyempre, battery operated din siya. Battery operated. So, sa tingin nyo, mga bro, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Diba? So, kitang-kita naman ang pagkakaiba ng dalawa is yung ground tsaka yung supply na positive. Kasi, yung Wave 125 ay, ang ground niya ay nandito sa may right side. Compare mo naman dito sa Lifan 110, ang ground niya ay nasa left side. Yan yung hindi nalalaman ng ibang nagko-convert mga bro kung bakit hindi gumagana or minsan nasusunugan sila. Kasi marami yung nag-chat sa akin sa Facebook. Actually mga bro, ang tagal na ng tanong na ito. So, pasensya nyo na mga bro kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para makagawa ng ganitong video. No? So, simple lang siya mga bro. So, tanong, pwede bang gamitin yung Wave 125 sa Lifan 110? Siyempre mga bro, pwede. Pwede kayo mag-convert niyan. So, ano yung gagawin nyo? Halimbawa, yung motor nyo is, ang CDI nyo is naka-wave. Halimbawa, pagpalagay natin, mayroon kayong Fury 125. So, ganito yung CDI nyo. Yung positive nyo is nandito, sa kabila. Ngayon, doon sa lugar nyo, wala kayong mabibilihan na CDI. So, kay kinaila, ang stock lang doon sa shop na pinuntahan nyo, wala silang pang Wave 125 R o R. So, wala silang Wave 125i or kagaya ng CDI na hinahanap nyo. Ang available kasi lagi, mga bro, ay itong Lifan 110. So, hindi siya plug and play doon sa socket nyo. Ang kailangan nyo lang gawin, mga bro, babaguhin nyo yung socket, yung dalawang wire, yun sa baba, pagpapalitin nyo lang siya, yan. So, gagayahin nyo dapat yung ganitong wiring diagram, o dapat, yung position ng bawat terminal nito ay tumpak doon sa socket mo. Para pag sinalpak mo yung socket mo, mga bro, ay gagana yung CDI mo. Okay? So, ganun dapat. Ngayon, kung ang CDI nyo naman ay ganito, wala rin kayong mabilihan dun sa lugar nyo kasi mayroong mga lugar mga bro na napakahirap talaga hanapan ng parts, no? Alam ko yan, so danas ko yan. Mayroong mga lugar na kukunti lang yung available na parts. So, pagka ganito naman mga bro yung CDI nyo, tapos ganito yung nahanap nyo, pagpapalitin nyo lang. Ang dapat nyo lang malaman mga bro is yung CDI ba na hawak mo kung Lifan 110 ba or Wave 125i. So dapat alamin nyo muna kung ano yung bawat position. Hindi lang tayo dapat salpak ng salpak. Ano?
Akala nyo, battery operated. Hindi, battery operated dyan. Sabi naman sa shop. Halimbawa, bumili ko sa shop. Pabili po ng battery operated na 4-pin na CDI. Kayo, yung tendera, hindi naman alam kung ano yung, hindi ka naman tinanong, ang binigay lang sa'yo, battery operated, eh magkaiba pala yung hinahanap mo, no? Magkaiba pala yung binigay sa'yo, hindi, battery operated po yan. Okay, sabi, oh, battery operated naman to eh, okay na yan, no? So, sinalpak mo ngayon, pag salpak mo, pumutok yung CDI, no? Kung hindi man CDI, yung fuse, so maraming pwedeng madamay. Kaya dapat mga bro, alam nyo rin yung mga CDI, hindi lang yung pare-parehas, no? So, pero pwede mo siyang gamitin na dalawa. Pwede mo siyang gamitin kung mag-convert ka ng battery operated na CDI. Ulitin ko lang, ang mahalaga lang, dapat alam mo kung ano ba yung hawak mo na CDI. Yung ba yung Wave 125i or Lipan 110. Okay? So, ganun lang mga bro. At hanggang dito lang yung video natin, hindi ko na uulitin yan. So, kitang-kita naman. Ang pagkakaiba lang nila ay yung positive at yung ground. Ganun lang ang pagkakaiba. So, bago tayo magtapos, isang maikling shoutout muna tayo mga bro. Siyempre, nandyan si Mariano Brothers Moto TV, kay Capro Kapawis TV, kay Mr. Promoter D, Suzuki Windworks, at kay SMS Windworks. So, lagi silang nandyan para supportahan tayo at bigyan tayo ng advice, ano mga bro. Kasi sila, meron silang mga successful na mga shop. Wow, sana all successful. Okay, at shoutout kay OK Kayo, kay John Christian De Los Santos, shoutout. Kay Alvin Technology Technique, yan, shoutout din. Kay Menen Dancalan, shoutout. Kay Dranley Arogeo, kay Chris Maranyo, kay Pau TV, yan bro, Pau TV. So, shoutout, long time no look, long time no see. At kay Willie Asa, shoutout din. Kay Eugenio Fernando, kay Astig Galikot, kay JM Gadgets Repair Shop. Kay William Kilakil, shoutout. Kay Editor, shoutout din. Kay Onat Krypton yan. Yan, Onat Krypton yan bro. So, nandito na pala yung order natin na brake pad ng SA16. So, nandito na. At ang huling shoutout natin mga bro ay kay Amigo Riders. Okay mga bro, so bali hanggang dito lang yung ating video at sana nakatulong sa inyo yung tutorial natin ngayong araw. Ngayon, kung mayroon pa kayong hindi naintindihan at gusto nyong itanong, huwag nyo pong kalimutan i-comment at pag alam ko yung sagot mga bro ay malalaman natin yan. Okay? So, magandang hapon sa inyong lahat at ride safe lagi. So, huwag nyo kalimutan manalangin mga bro tuwing magra-rides. So, kita-kita tayo sa susunod na video mga bro.